Ngayon mga kababayan, ay ipapakita ko po sa inyo ngayon yung tungkol sa buhay na mano. Ito pong buhay na mano ay ito po yung nagbebenta ng mga foreclosed properties ng BPI. Kung mapapansin nyo po sa website ng BPI, wala pong nakalagay doon na foreclosed properties. Dahil ang nagmamanage po nito ng mga property nila ay itong buhay na mano. Okay, papakita ko po sa inyo ngayon yung pagsisearch at yung halimbawa ng mga property na binibenta nila. At ipapakita ko rin po kung paano nyo malalaman kung good ba yung property na yon o medyo po yung problema po ba yung mga property na yon. Isa po sa mga gusto ko dito sa buhay na mano o itong BPI foreclosed properties ay meron po silang nakaspecify kung ito ba yung property na ito ay naka-red flag, naka-yellow flag o naka-green tag. O green flag. Pag red flag po kasi o red tag, ibig sabihin po ng property na ito ay under litigation o nasa may kaso. Okay? So may problema. At binibenta po yan at a cheaper price. Meron namang mga yellow tag o yellow flag ng mga property, which means na ito po ay may problema, posibleng sa pag-process ng titulo o posibleng nasa hindi pa po siya natatransfer yung titulo at kumbaga nasa hindi naman siya ganun kalala na problema at masusulta at magagawa ng paraan pero may problema. At ang isa sa mga property din po na papakita natin ay itong mga property na green tag o naka-green flag. Ibig sabihin po na naka-green tag na property ay ito po yung mga kumpleto yung papeles, ready na po siya may transfer at wala pong problema na ma-encounter yung buyer kapag ito po ay bibilin niya dahil ito po ay naka-green tag o ready na siya for transfer. Okay, so umpisan po natin. Dito po sa kanilang property na real estate for sale ay may nakalagay po na pag-click-click nyo po yan sa buhaynamano.ph. Meron po siya nakalagay na find properties. May category po. Pwede kayo mag-search ng category kung anong klase. Either apartment, building, commercial space, condominium, house and lot, lot with unfinished structure, yung may mga improvement, lot with structure, or others, townhouse, vacant lot, o warehouse. May kakilala po tayo, ano? Bumili po siya ng warehouse worth 1 million. Dinevelop po niya, inayos po niya. Ngayon po, pinaparent niya ng 100,000 every month yung warehouse na yon. So, yung 1 million niya, kikitain niya na yon in 1 year at the same time sa kanya pa yung lupa. Okay? Number, pangalawa is yung location. Sa buhay na mano po, pwede po kayong mag-search na location kung saan pong mga lugar. Like for example, National Capital Region, kung saan po sa Metro Manila, like Caloocan, Las Piñas, at saka kung pwede din po sa mga provinces sa Luzon, Albay, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, lahat po ng mga provinces sa Luzon, pwede nyo pong i-search kung may available po na property na binibenta yung buhay na mano BPI dyan. Meron din po sa Visayas, like Aklan, Antique, Bohol, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo. Yun po yung mga ibang mga provinces. Lahat po ng mga provinces sa Visayas ay available din po sa buhay na mano. Sa Mindanao din po, meron din po sila almost all the provinces from Agusan del Norte hanggang sa Zamboanga del Sur. Lahat po yan meron. Meron Davao, may nagtatanong kung meron Davao, meron pong South Cotabato, meron pong Compostela Valley, Cotabato Province, meron po doon mismo sa buhay na mano. Isi-search nyo lang po yan at ilalagay nyo lang po ninyo kung anong province ang gusto ninyo at click lang po ninyo yung search. But there's another one. Pwede din po kayo mag-search by lot area. Pwede from 1 square meter to 250 square meter o yung mga malalaki like 2,500 square meter pataas. Another thing is yung floor area. Pwede din po yung by search ninyo ay by floor area. Pwede from 1 to 250 square meter up to 2,500 mahigit na square meter. Kung gusto nyo po yung kagaya ng sinasabi ko ng mga warehouse. O mga farm o mga agricultural land. Now, price range. Usually, pag nagsisearch ako, doon ako nagsisearch sa price range. Nagsisearch po ako from 1 peso to 500.
or 500 to 1 million. Yun po yung mga sinesearch ko kasi yun po yung karamihan na affordable para sa ating mga kababayan. So try po natin ngayon mag-search, okay? Ang usually hindi ko na nilalagay yung mga categories except for the price. Price lang po tayo from 1 peso to 500,000. Isi-search ko po yan. Pag-search ko po, lalabas po yung mga property na binebenta ng Buenamano BPI na mga property. Mayroon pong mga vacant lot. Like for example, ito po. Sa vacant lot na galing sa Capiz Province. Sa Rojas City po ito. 136,000. May mga mas mura pa pong property dyan. Like for example, dito. Sa Rojas City, Capiz din. Ito. 85,000. Okay? Kung i-click nyo po yan, yung link na yan, ng vacant lot na yan, sasabihin po niya kung ano po yung klase ng property na yan. Ayan. Ito po, vacant lot po siya at 50 square meter yung lot area, 85,000. At ang classification po niya ay naka-yellow tag. With special concerns either on title, tax declaration, possession, or other property documents. Nakalagay po dyan yung kung sino yung tatawagan ninyo o i-message ninyo kung sakali pong interesado po kayo sa property na yan. Balik po tayo doon. Okay, search natin. Tingnan pa natin yung ibang mga property. Meron sa Bugalyon, Pangasinan. Meron din po sa La Castellana, sa Negros Occidental, 200,000. Meron po sa Bayo Quintana, Tres Martires, Cavite. Meron pong 450,000 sa San Carlos Heights, Baguio City, 450,000. Tingnan po natin to. Vacant lot itong Baguio City. May mga nagtatanong po kasi sa atin about sa property sa Baguio City. Ayan po, may nakalagay yung mapa niya at kung saan po yung pinaka-address niya, lot 12, 12G, 12H, St. Anthony Road, San Carlos Heights, Baguio City, Benguet. 247 square meter, 450,000. Ito po ay residential. At ang classification po niya ay yellow tag with special concerns either on title, tax declaration, possession, or other property documents. Next pa po natin. Search pa tayo na iba. Now, search natin. May mga mas mura pa po tayong nakita dito. Maliban sa 85,000, mayroon pa pong mas cheaper. Okay, this one is 189,000 in Tres Martires, Cavite. In Valencia, Bukidnon, 450,000. Okay, may mga nakita tayo kanina na 20,000, kung totoo ba yun. Ito, 20,000, ito kanina. Okay, this is the property kanina nakita natin dito sa Buenamano.ph. At ito po ay nasa Bulacan, nasa Santa Lucia Municipality of San Miguel, Bulacan, 692 square meter. Yung lot area. At ito po ay 28,800. Ito po ay may mapa pong pinapakita dito. Kung saan po yung site location. Naka-yellow tag lang po ito with special concerns, title, tax declaration, possession, or other property documents. Pero mayroon po kayong mga tatawagang tao kung kayo po ay interesado dito sa property na ito. Okay. Kagaya na nasabi ko, may mga mura po. Ay, ang sinerge po natin ay mula 1 peso hanggang 500,000 na mga property. May mga lot po at may mga row house kung minsan na available. So, yun po yung pag-search dito. May mga lugar po sa Lanao del Norte, Valencia City, Pangasinan. Kayo na lang po yung mag-search kung gusto ninyo at kung interesado po kayo sa property. Through Buenamano BPI na website ng kanilang mga binibentang property na ito. Ang mostly po na mga binibenta from 1 peso to 500,000 ay mga lot po, mga vacant lot o mga lot area. Ang mga may property o may mga bahay, house and lot, usually nag-rent siya ng 500, 600 to 1 million. So pag nag-search po tayo ng 500 to 1 million, may lalabas na po ng mga house and lot. Dito po kasi mga vacant lot lang po itong mga binebenta na nagkakahalaga ng
Kagaya na nakita natin kanina, mayroong 28,000, mayroong 85,000, mayroong 80,000. Okay. Ayun, hanap po tayo ng green tag. Ito po, may green tag tayo nakita. Ito po, ang location niya ay Pangasinan Province. At ito po ay nasa loob ng subdivision, Lot 14, Block 23, sa Grand Royal Subdivision, Poblasyon, Bugalyon, o Bugalon, Bugalyon, Pangasinan. 108 square meter po yung floor area, yung lot area. At ito po ay 267,840. Residential po yung kanyang category. Property classification, green tag, in possession with complete property documents. Ito po yung inyong kukontakin. Now, kung kayo po ay interesado tungkol sa property na ito, pwede po ninyo itong i-click. Minsan po kasi mayroon silang binibenta na ino-offer nila at sa cheaper price, mayroon po namang mga regular sale, kagaya nito. Regular sale, click nyo po yan, and then make an offer, and then may maida-download po tayo dyan na offer to purchase. Okay? Da-download nyo po ito, pipild upan nyo po, lalagyan nyo ng signature, tapos ito po ay pwede ninyong directly na ilalagay sa ipapadala o idadalhin sa customer care na mga main office o to sales team at the business centers. Ito po ay sa BPI o sa Boynamano mismo ng mga offices, or fax the corresponding number of designated area office, o pwede po ninyong i-email at boynamano@bpi.com.ph. Makakatanggap po kayo ng confirmation na natanggap po ang inyong offer to purchase tungkol sa property na ito. Okay, so yun po yung pagsesearch dito sa Boynamano. Okay, ito po yung pinakita natin kanina na 692 square meter, 28,800. Ito naman po ay 653 square meter sa San Miguel, Bulacan pa rin, 27,200. Check lang po natin yung mga properties sa BPI at Boynamano kung ito po ba ay available pa o hindi na. So, yun mga kabayan. I hope may natutunan po tayo ulit dito sa paghanap ng property na mas cheaper, affordable, at kakayanin ng ating bulsa na hindi tayo mahirapan sa pagbabayad kung tayo po ay bibili ng mga properties na ito. Punta lang po tayo sa boynamano.ph. At ito po ay ang foreclosed properties ng mga BPI na binibenta po nila. Maraming salamat po at mabuhay po mga kabayan.